Virgo, hello. Welcome to Queen of Pentacles Tarot PH. At ito ang inyong 2023 Love and Relationships Reading. So, titignan natin kung anong energies for you sa inyong buhay pag-ibig sa taong 2023. This is a general reading. So, maaari kayong makarelate dito, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Okay, so meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. Ayan, thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para meron kayong pagkakataon na magtanong sa ating free one question tarot reading live stream. Kaya i-click nyo na ang notifications bell para kayo ay ma-notify every time na tayo ay naka-live or meron tayong bagong uploads. Okay, so let's see, Virgo. Ano ang energies for you sa inyong love life? Love and relationship for 2023. So, hatiin natin yan sa apat na quarters. So, we have the first quarter, second quarter, third, and fourth quarter. So, kuha pa tayo ng iba pang mga cards for Virgo 2023 love and relationships. Oops. Virgo 2023 love and relationships. First, second, third, and fourth. Okay, Virgo 2023 love and relationships. Okay, so bago natin silipin yan, tingnan muna natin yung overall energies for you ng inyong love and relationships sa 2023 for Virgo. Ano yung pinaka-highlight . So we have Malika of Swords, Siya of Coins. Siya of Swords, wow! Ang daming mga, you may be connecting with a lot of people sa 2023. Three of Swords, okay. Medyo, I'm seeing this as a connection, a relationship, or parang yung mga relationships or connections mo sa ibang tao, medyo magiging dramatic siya for 2023. Maaring merong person na will break your heart or someone na hindi siya, parang ano, madidisappoint ka ng taong to. Or pwede rin it's the other way around, ikaw yung makakadisappoint sa another person or ikaw yung parang magiging dahilan ng heart ache, no, ng isang person sa buhay mo. So, let's see. Kasi meron ditong the Devil card. So, this is the energy of attachment, no? So, maaring yung iba sa inyo, Virgo, you are in a relationship with, parang ano, maraming mga taong connected sa'yo sa relationship. Pwedeng past, person from the past na energetically connected pa rin sa'yo na nakaka-apekto sa present relationship mo, no? At yung iba naman sa inyo, maaring kung wala kayong relationship ngayon sa 2023, you will be meeting mature people, no? Or someone na established na sa buhay nila, or meron silang kanya-kanya rin nilang complicated relationships, no? So, you have to be very careful sa temptations sa 2023, Virgo, kasi maaring nandyan lang sa tabi-tabi yung temptation pagdating sa relationships and connections. So, you have to be careful with your decisions kasi baka masaktan ka, no? So, let's see sa first quarter. Kumbaga, parang iwasan mo yung mga alanganin na relationship, no? Alam nyo na yon kung ano yung mga yon na you have to know if this person has already, you know,
may relationship na siya, ganyan. Mahirap kasi pumasok sa third party situation. Ikaw rin yung matatalo dyan. So, be very careful. Kasi I'm seeing, maaring may ganong klaseng energy for you for next year, no? So, of course, nasa sa inyo pa rin kung paano nyo yun i-deal, kung iiwasan nyo, or you will engage, no? Ganon. So, pagdating ng, okay, first quarter, we have ex-lover answers and flirtation. So, maaring person from the past, no, ay magiging issue mo for 2023 sa first quarter, maaring makikipag-flirt to sa'yo. No? Parang tipong, kukumustahin ka, kumusta ka na past, kumusta ka na ex, ganyan. Tapos, makakaramdam ka pa rin ng, ano, ng certain connection with this person. Kasi there's Venus eh. So, parang you want to explore. Ganyan. So, baka maaring yung ex mo to na babalik sa'yo at gusto niya pang i-explore yung possibilities, yung mga posible pa ninyong gawin together. Okay? So, ano to eh? Medyo magugulo yung iyong sitwasyon dyan. Kasi with the Four of Swords, it seems na you are already healing from this, no? Parang feeling mo na akala mo okay ka na, no? Kaya lang nandun pa rin sa point na nagiging marupok ka. Naguguluhan ka pa rin sa nararamdaman mo. Even if you think na you are in control of your love life, no? So, yung iba sa inyo rito, like what I mentioned kanina, no? Mahirap yung multiple connections, relationships. Of course, hindi naman ito magre-resonate para sa lahat. But I'm seeing na, lalo na kung kayo ay meron ng asawa, meron na kayong sarili niyong pamilya, at bumalik si ex, meron pa kasing feelings eh. So, maaring you are still dreaming about this person. You are still wanting na kung ito bang person mo from the past is siya ba talaga yung para sa'yo? Kasi maaring sa current relationship or situation mo, hindi ka ganun kasaya. Parang you're just wanting to, you know, parang mabuhay sa ganitong klaseng setup ng relationship sa person mo, sa asawa mo. But in deep within you, gusto mong i-explore pa yung possibility with your ex. You want answers. Kasi yung iba sa inyo, napapanaginipan nyo pa yung ex nyo or parang meron pa kayong connection, no, dito sa person na to. It means like you are energetically connected. So, you have to be careful lang with a connection with an ex. Kasi maaring magdala to ng problema, of course, sa'yo moving forward, okay? So, you have to be, kumbaga, ano, tingnan mo rin kung hanggang saan mo to i-allow, no? Kasi, hindi naman tayo nag-judge dito, but tingnan mo kung hanggang saan mo to hahayaan na mangyari, okay? Dahil baka may mga masaktan, may mga maapektuhan, okay? Medyo dramatic yung 2023 for you, Virgo, sa inyong love life. So, sa second quarter, you have protection, you have trapped, and sun in Sagittarius in the ninth house. Okay. So, merong trapped energy. So, parang feeling nyo you are limited or meron kayong, hindi kayo makagalaw, no? Sa sitwasyon nyo, even if you really want to explore. Kasi itong ninth house is about travel, exploration, learning more about yourself. And although you are confident na kaya mong malagpasan or kaya mong matuklasan pa yung tungkol sa sarili mo, it seems like you want to explore kasi, no, sa second quarter. Kaya lang, meron kang limitations. Possible din na yung iba sa inyo ang limitation is buntis kayo or maari ding ang nakukuha ko kasing energy rito, Virgo, kung kayo ay susubukang pumasok sa isang relationship na kung meron na kayong relationship tapos papasok pa kayo sa isang magre-reconnect pa kayo sa past, possible kasi magkosto ng problema, no? Baka may mabuntis dito or makabuntis kayo, no? So, just take what resonates. But ang nasisense ko kasi rito, it seems na merong unfinished business with your past connection. So, siguro,
ang complicated ng sitwasyon nyo ngayon. Possible na nagkaroon kayo, magkakaroon kayo ng mas malalim pa na connection, communication with someone. Parang magsisimula siya sa kumustahan, ganyan, sa social media or sa isang reunion. Tapos, by second quarter, you are, you know, ayan, no, bumibigay ka na. Parang nakikipag, kumbaga meron ng give and take connection sa inyo, no? You may be dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Parang tinatry mong pigilan, pero it seems na you want it, no? Gusto mo rin. So, ang sinasabi rito, you have to protect yourself. You have to protect yourself. Lalo na kung ikaw ay feminine, no? Babae ka, and may possibility na mabuntis kapag hindi mo pinigilan yung sarili mo or makabuntis ka, no? Just take what resonates. But it seems kasi na ang lungkot lang na nakukuha kong energy rito kasi maaring itong past na to is meron kayong unfinished business. Ibig sabihin, hindi talaga kayo natapos. And deep within you, mahal niyo pa rin yung isa't isa. Kaya lang nagkita kayo ulit or nagkaroon kayo ng another chance na magkasama. And you still feel the same way for each other. Yun nga lang, meron ng involved na ibang tao rito. Maaring yung ex mo, meron na rin siyang pamilya. Ikaw, meron ka na rin pamilya. So, mas lalong magiging complicated yung sitwasyon. Okay, so pagdating naman ng third quarter, let's see. Life's purpose, freedom, and ostentation. Okay, I feel like magkakaroon ka ng realization of your decisions, no? Yung buhay mo. Meron kang palalayain mo yung sarili mo. So, tinan natin kung ano tong palalayain. Kasi parang nakikita mo na kung ano yung destiny mo eh. Meron kang realization na ano yung gusto mong gawin, sino yung gusto mong makasama moving forward. Okay? Tinan natin. Meron ditong second house. This is also about your finances and your money. Merong makikialam sa finances mo. Daughter of Coins, Son of Cups, and Eight of Stops. Okay, yung iba sa inyo, pagdating ng third quarter, maaring meron kayong magiging conflict with your current partner na kung saan hindi na kayo masaya. Oh my God, okay. May Seven of Swords energy, Malika of Swords, and Five of Swords. A lot of issues, no? Pagdating sa iyong mga iniisip, maaring Seven of Swords energy, someone na may connection sa panloloko, cheating, no? Or hindi pagpapakatotoo. So, ang nasa sense ko rito, no? Kung sino man sa relationship na to ang nagkakaroon ng third party situation, no? Eventually, malalaman yun, no? Magre-resurface yun. And kung sino man tong malalaman or parang mabubuking maari tong ikakat sa connection. Okay? And magsisimula ulit. Okay. Naano lang ako rito kasi parang ang message is you are going back. Babalik ka sa back to what you love or who you love. Okay? So, kung yung ex mo ay siya talaga yung napatunayan mo na mahal mo talaga siya, no? Kesa sa present mo, babalik ka sa kanya. Or, pag napatunayan mo na yung person mo, ngayon, current relationship mo, by this time, no? This is July, August, September. Napatunayan mo na siya talaga yung mahal mo, hindi yung ex mo, na parang meron ka lang unfinished business na ex mo. So, siya yung pipiliin mo. So, it seems na kung sino yung mas mahal mo, no? Yun yung pipiliin mo. And, kumbaga, marirealize mo yung life's purpose mo, ano yung dapat mong ginagawa, ano yung dapat binibigyan mo ng focus, kung saan ka magkakaroon ng mas magandang future. Okay? So, yeah. That's what I'm seeing. Kung saan ka makakuha ng magandang future, saan yung puso mo, yun yung bibigyan mo ng, yun yung pipiliin mo. Palalayain mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na hindi ka naman talaga masaya. Okay? So, pagdating naman ng
fourth quarter. So you, oh my God. Look at that freedom. Wow. Tingnan niyo to. Freedom. And then the fourth quarter is also freedom. Tapos andami kasing energy ng cage noon. May mga redundant dito. So nakita mo to kanina. Meron din ditong cage. So parang yung iba sa inyo nasa parang nakakulong sa isang sitwasyon na hindi nyo gusto. Okay? So, sa fourth quarter, you're going to free yourself from a situation na hindi mo na kayang ipaglaban, no? Hindi mo na kayang ipagtanggol, or hindi mo na kayang pigilan kasi gusto mo, parang you will really fight for your freedom, no? Ipaglalaban mo yung kalayaan mo kasi ang 8th house is also about endings and new beginnings. Okay? So you are manifesting a whole new life. Alam mo yung kanta na ano, parang a whole new world. A whole new world. Okay. Wow. 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 Okay. This is giving me chills, Virgo. Kasi all your life, trinay mong dalhin itong bigat ng kalooban mo, no? Para lang to make this relationship work. Na maging maayos yung relationship mo. Para sa anak mo, para maipakita sa mga tao na everything is okay sa relationship mo, but deep within you, mag-isa ka lang. Alam mo yun, na nasa relationship ka, but deep within you feel na you are not in that situation. You are not fully connected, no? So you're going to free yourself from a situation. Imamanifest mo yung freedom mo, ipaglalaban mo yung kalayaan mo. And ito yung magbibigay sa'yo ng happiness, no? This is the lover's card. So parang pipiliin mo rito kung sino yung mahal mo talaga, ipaglalaban mo. And you feel na alam mo na ginawa mo na yung best mo, no? Para, you know, parang i-satisfy yung gusto ng iba. But for you this time, no, by the end of 2023, ipaglalaban mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Wow. Napaka, sabi na sa inyo, Virgo, 2023, dramatic yung inyong love life. Let's see. Ano pa for Virgo? Share your voice. Come out of the cave. Persecution expression. See? Yung iba nga sa inyo talaga feeling nyo nakakulong kayo. Oh my God, the cards don't lie. I'm Rama. Where are you being called to journey to? San ka daw ba dinadala? No? Na landas na dapat mong tahakin. Kasi kung ikaw ay nakakulong, limitado ngayon sa relationship mo, sa sitwasyon mo, eventually, malalaman mo, no, sa 2023, palalayain ka dyan. Take a break. A life's work, not a season, get off the treadmill. So, ito yung panahon na magbibigay ka ng oras sa sarili mo, no? Para, yung kumbaga, siguro in the past, laging iniisip mo yung ibang tao, ano yung sasabihin ng ibang tao, yung mga mahal sa buhay mo, you are pleasing them. But this 2023, you're going to focus on what pleases you, no? Tungkol naman sa'yo. Ano yung makakapagpasaya sa'yo? Oh my God, Virgo, oh, back to what you love. Reevaluate your desire. See? Oh no. Be willing to express love. Express love to receive love. I-express mo yung totoong pagmamahal mo para doon sa taong mahal mo talaga. Wow, parang ang lalim nito, nakakaloka. So anyway, that is your reading, Virgo. Kung nagustuhan nyo to, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Virgo. See you again.